Matapos bitayin sina Sally Ordinario Villanueva Ramon Credo at Elizabeth Batain sa China kahapon, nakabalik na po sa bansa ang mga kaanak ng dalawa sa kanila. Kasama ng pamilya Credo ang mga abo ni Ramon, pero ang labi ni Sally mukhang isang linggo pa bago maiuwi dito sa Pilipinas. May news to go, si JP Soriano. Matapos madali ng isang oras, dumating mag-alas 11 kagabi sa Naia Terminal 1 ang China Southern Airlines Flight CZ-377. Sakay ng eroplanong ito ang mga kaanak ni Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo, dalawa sa tatlong binitay sa China dahil sa kasong drug trafficking. Maya-maya pa, lumabas na ng eroplano ang mga magulang ni Sally na sina Edith at Peter Ordinario kasama mga kapatid ni Sally. Kasabay din nila ang ina at isa pang kaanak ni Ramon Credo. Hindi pa kasama ang labi ni Sally at maaring abutin pa raw ng isang linggo bago ito maiuwi sa bansa. Di na nagpaulak pa ng pahayag ang mga kaanak, pero ayon sa kapatid ni Sally, ito na raw ang pinakamalungkot at madaling na bahagi ng kanilang buhay. Sa text message ng kapatid ni Sally sa GMA News, paglapag nila ay hinihiling nila na sana raw ay matupad ang huling hiling ni Sally na matulungan ng gobyerno ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Nagpasalamat din sila sa lahat ng nagdasal at tumulong. Sa tarmac ng airport, agad sumakay sa ilang sasakyan ang mga kaanak ni Sally at Ramon at agad tumuloy sa kanilang tirahan. JP Soriano, GMA News. Bagamat napakasakit para sa kanila ang pagbitay kay Sally Ordinario Villanueva, mas tinututukan na lang ngayon ang pamilya Ordinario ang mga habilin ni Sally sa kanila bago ito binitay. Mula po sa Batasan Hills, may news to go si Ivan Mayrina live. Ivan. Yes, Kara, hawak ko ngayon, kakabigay lamang sa atin ni Ginoong Peter Ordinario ang isang liham. Isinulat ito ni Sally kahapon, may date pa ito at pirmado niya, March 30, 2011, pirmado ni Sally Villanueva. Babasahin natin to, Kara, ng buong buo, maiksi lamang ito. Ang sinasabi dito, I am Sally Villanueva, entrust my two children and my house for them to take care of all these. I'm giving them my authorization to handle of my children and to live in my house and continue what I started. I want my mother to do all this for me. They can stay and live in my house and look after my children. Princess, take care. I love you. Hindi natin mabasa yung isa. Pangalan ito ng kanyang ikalawang anak. Take care. I love you. Aryong, take care of our kids. No matter what happens, I love you forever. Signed, Sally O. Villanueva, March 30, 2011. Binigay sa atin nga ngayon ito, Kara, ni Ginoong Peter Ordinario. At kasalukuyan nga sa mga sandaling ito ay magkakasama ang buong pamilya. Nag-aagahan sila. Ito'y matapos ngang makauwi dakong hating gabi kagabi mula sa isang napakalungkot at napakabigat na araw sa China. Bagamat napakasakit ng pinagdaanan sa huling sandali kasama ang anak na si Sally, nakuha namang humarap ng amang si Peter sa media at nagkwento sa naging pamamaalam nila kay Sally. Ang pinakamasakit daw, Kara, ay hanggang sa huling araw ay hindi man lang alam ni Sally na bibitayin na siya. At nagtaka pa kung bakit naroon ang kanyang mga magulang at kapatid. Pero nang kalauna ay tila nakaramdam si Sally at nag-iwan ng dalawang mahigpit na bilin. Una nga ay ang paghingi ng tulong sa gobyerno para tustusan ang pag-aaral ng kanyang dalawang anak. At pangalawa, na kahit ano daw ang mangyari ay maiuwi ang kanyang bangkay sa Isabela. Inaasahan ng mga araw sa susunod na linggo ay maiuwi si Sally dito sa Pilipinas. Yun po ang request niya, na kahit daw po siya mamatay, basta makauwi na lang sa bahay niya. Dahil sinabi niya, ako na kanya ang anghel niyo. Total, may kapalit naman na ako. Andun yung dalawang apo niyo, sabi niya. Siya na lang kapalit ko, sabi niya. Basta kailangan makauwi ako sa bahay ko kahit patay na ako. Yun ang sabi niya sa amin. At yan ang ating ulat mula dito sa tahanan ng mga Ordinario. Ivan Mayrina, on the go. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Samantala, binasag na rin ng pamilya Batain ang kanilang katahimikan matapos mabitay si Elizabeth Batain kahapon. Maaalala raw nila si Elizabeth bilang isang mabuting asawa at ina. May news to go, si Sandra Aguinaldo. Tulungan ng aking anak, ang aking mga apo. Ang pagkasakit. Sa pagbitay kay Elizabeth Batain, winakasan ng mga nagmamahal sa kanya ang kanilang matagal na pananahimik. Matapos mabalitaang pumanaw na ang kanyang manugang, parang binagsakan ng langit si Aling Ninita. Gusto ko'y makita siyang buo.
ayaw ko nang susunugin kasi sa tagal ng kanyang pagkawala sa aming pamilya, ngayon ko lang siya makikita. Ayan, para sa akin masakit kahit napakabait na bata yan. Wala man lang binibigay na konsumisyon sa biyanan. Ay bakit ngayon ay nangyari yan? Ano? Masakit sa amin. Ano pa man daw ang sabihin ng iba, maaalala nila si Elizabeth bilang mabuting asawa at ina. Ang lagi niyang hinihiling, yung pag-aaral ng mga anak niya, tsaka yung magkaroon ng permanenteng trabaho yung asawa niya. Nanahimik ang pamilya Batain dahil sa mahigpit na bilin ng tatlong kapatid ni Elizabeth na huwag magpa-interview. Pero gusto lang daw nilang linawin sa publiko na hindi masamang tao ang mahal nila sa buhay na binitay sa China. Sa mga kababayan ko po, napakadali po humusga. Napakadali po. Di po ba mas maganda ipagdasal natin ang tao kesa husgahan natin siya agad? Ilan sa kanilang kapitbahay, nakiramay rin ang mabalitaang natuloy ang pagbitay. Naranawa din po kasi kami, kanya. Saka yung mga anak niya, nakakaawa din. Ipinakita naman ng mayor ng Carmona sa GMA News ang sulat na ito mula kay Elizabeth na natanggap niya noong Pebrero 28. Sa kanyang sariling sulat kamay, may habilin si Elizabeth para sa kanyang asawa na isang construction worker. Ang mahihiling ko lang sa iyo, pagkatapos ng lahat ng ito, ay ipasok mo sa trabaho ang aking asawa. At ako, tutuparin ko yung hinihiling ni Elizabeth na bigyan ng trabaho. Sandra Aguinaldo, GMA News. Galit naman ang pamilya ni Ramon Credo sa kanya umanong recruiter na siya raw dahilan umano ng sinapit ni Ramon. Mula sa Cavite, may news to go si Trisha Zafra. Live, Trisha. Kara, narito na nga sa kanilang tahanan sa Bacoor, Cavite, yung urn na naglalaman ng abo ni Ramon Credo. Iniuwi ito hating gabi kanina ng kanyang ina at kapatid na nanggaling China. Hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag yung kanyang ina dito sa media. Nakiusap silang palipasin muna ang oras ng kanilang pagdadalamhati. Ayon sa tiyahin ni Ramon na ating nakausap kanina madaling araw, pero tumanggi ring humarap sa kamera. Labis ang paghihinagpis ng ina ni Ramon. Wala raw itong tigil sa pag-iyak at ayaw ding kumain. Dahil sa sinapit ng kanyang panganay, tsak daw, ang pagdedemanda ng pamilya laban sa recruiter ni Ramon na siya raw nagpasok sa kanilang mahal sa buhay sa kinasangkot ang krimen. Samantala, kara, balak ng pamilya na ipagdasal o bigyan ng padasal itong mga abo ni Ramon dito sa kanilang bahay sa loob ng siyam na araw. At yan muna ang aking mga ulat mula rito sa Bacoor, Cavite. Ako si Trisha Zafra, GMA News.